ang NPA nagsimula sa maliit na lugar sa Tarlac, ng Isabela, then naging sa buong Pilipinas na kami. Ganong kabilis yun. At halos hindi ka maniwala na inabot na yung libo-libo mula sa ilan. Plaza Miranda bombing ay bahagi lamang ng isang seri ng kampanya na ginawa ng CPP. Ito yung bahagi na sinasabi naming offline, big leap forward. Ang Plaza Miranda bombing actually is para palitawin at ma-isolate si Marcos sa mamayang Pilipino. Dahil ang panahong yun, wala mang ibang paghinalaan kundi siya. May sinulat ako kung ilan ang namatay dyan. Si Salonga, yung dating Senate President, nabulag yan. Si Larde, naputo lang pa. Pero ang talagang layunin niya, mapasama ng gusto si Marcos. Yeah, may mga namatay. I don't remember how many died. No? But yung isa ay isang bata lang na hindi rin voting age. Basta curious lang siya at sumingit siya doon sa ilalim ng stage. So, sumabog yung granada, namatay siya kagad. Yung iba talaga sinasabi, parang milagro na nakasurvive sila. Of course, the Liberal Party will accuse the Nacionalista Party headed by then-President Marcos. Ano naman ang magiging reaction ni Marcos? President Marcos will of course blame us. And it will force the hand of President Marcos to take repressive measures against us. Ang theory ni Joma, the greater the repression, the greater will be the resistance. So, the more paghuhulihin yung mga aktivista, the more people will go underground. Itinago ito at pinilit na ilihim. At maging sa mga ordinaryong membro ng Kilusan, walang nakaalam. Pero mahigpit na patakaran dito na sino man ang magsabi ng kinalaman natin sa Plaza Miranda ay may pinakamataas na kaparusahan. So nailihim to. Pero dumating ang panahon na nang nasa Isabela na, nagkukwento na itong si Danny Cordero na siya raw yung pinagkakatiwala ni Joma. At katotohanan nga ay siya ang pinagkatiwalaan na maghagis ng Granada. So ako bilang kinatawa noon ng Komite Sentral at ng Military Commission sa Northern Luzon, pinatawag ko siya at lahat ng kader, nagbuo ako ng military court para litisin siya. Pero pinanindigan niya na talagang sila ang naghagis ng Granada sa utos ni Joma. Sabi nga niya, nandito yung mga kasama ko, tinutukoy niya si Daniel, isang political officer namin sa ano yan, sa Company A. E nung nasentensyaan siya ng Bitay, yung dalawang kasama niya, disciplinary action, sabi ni Danny Cordero, wala, I have not done anything wrong against the party. In fact, pinagkatiwalaan ako ng partido sa isang mahalagang masela na mission. Nung tinanong siya kung anong mission yun, sabi niya, ako yung pinahagis ng Granada sa Plaza Miranda. Eh lalo siyang binitay. At ang nagpabitay, ang nag-inutusan na mag-execute sa kanya, si Cabining, na nag-o-oppose doon sa desisyon. Ang Plaza Miranda bombing ang isa sa pinakamalaking sabuatan sa kasaysayan ng ating bansa na pilit na itinatago ng mga may kasalanan. Kung tunay ngang ang CPP, NPA, NDF ang nasa likod ng Plaza Miranda bombing, isa sa layunin ng marahas na Kilusan ang naisakatuparan. Yun ay ang magkaroon ng matinding pagkakahati-hati ng sambayanan o political polarization upang isakatuparan ang kanilang pangalawang proyektong sigwa ng unang quarter o first quarter storm. Dahil sa Plaza Miranda bombing, buhay at demokrasya ang inagaw sa mamamayang Pilipino nang ideklara ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. It was a series of
rallies and strikes, demonstrations against the government, which was held in the first quarter of 1970. So first quarter, January to April, kaya first quarter siya. And yung mga student organizations at that time were really very strong. Parang yun yung height ng student organizations, 1970-71. Because during the 60s, nagra-rally na rin yung ibang student organizations. And some of them were leftist back, some of them were very radical. Some were in the middle, parang negotiation, gusto nilang mag-usap, gusto nilang reform. So we'd have on one hand, mga middle of the ground groups, and then yet on the other hand, yung very revolutionary groups. There were two major groups at that time, yung kabataang makabayan, which was quite leftist, and then yung National Union of Students in the Philippines, NUSP. Na medyo mas moderate sila. Kami ni na Jose Maria Sison, siya kami bumuo ng tinatawag na Youth and Students Bureau ng PKP, HMB, DA. Ang ibig sabihin nun, Partido Komunista ng Pilipinas, hukbong mapagpangayan ng bayan, ito yung army. Ang United Front niya, ang Democratic Alliance. Okay? Pero under that, tinayo namin yung kabataang makabayan. Nakapaglunsad kami at nakapagtayo kami ng maraming chapters sa iba't ibang mga eskwelahan, mga masigla. Yun ang tinatawag na yun ang pinaka-background ng pagbubuo ng tinatawag na first quarter storm, unang sigwa noong mga 1970 na talagang grabe ang demonstrasyon. Umaabot doon ang demonstrasyon ng mga 250,000. Hindi katulad ngayon, pag nakaitong sila ng 50, sa 500, 1,000, malaking demonstrasyon yun. So, masasabi mo na talagang there was really an upsurge of consciousness. So, both groups went to the Congress building, nag-demonstrate sila. Malaking demonstration doon. And umakyat si Marcos, surrounded by security. And after he finished his State of the Nation, siyempre yung mga estudyante, parang silang take on the State of the Nation talaga. Increased poverty, pataas yung mga presyo, yung gasolina, nagiging kulang, yung pagkain, mas mahal ngayon. So, similar to what we have today. So, there were issues that were felt by everybody. So, sinasabi, ito yung totoong State of the Nation address at hindi yung sinasabi ni Marcos din sa loob. So, when he went out, talagang nagkaroon ng very tense moments. And the police, siguro the police were not trained to disperse that kind of crowd. Very angry yung crowd. No? Galit na galit talaga sila. So the police eventually tried to disperse the crowd. Binugbog sila. No? And because of that very violent dispersal, yung mga namatay at maraming nasugatan, January 30, 1970, yung mga estudyante na gano'n naman. Alsa na naman sila. And they made it a point to try to attack Malacanang. So dito nagiging very important yung Mendiola. Kasi yung Mendiola, if you cross Mendiola, may river, may konting creek doon. At pag natawid mo yung creek na yun, parang victory na for the opposition. And in fact, not only did they cross the creek, nakakuha sila o na-capture nila yung isang fire truck and they were able to bring it all the way to Malacanang, to the, one of the gates. Sisirain na sana nila yung gate na yun. And dito nagkaroon ng violent dispersal na naman. So the police again, maraming binugbog, ng tear gas. And the pictures of that violent dispersal were very, very serious. Kasi pinapakita yung unarmed students, talagang binugbog, namunutransyon sila, talagang pinapalo. And then inaaresto sila, nasa jeep na sila. And then binugbog pa sila doon. So talagang, it was very strong use of power. Yung pangyari, nakatulong doon sa mga, lalo nung mga naging aktivista na, natatangay na sa propaganda ng komunista, nag-deklara si Marcos ng Marcelo, kaya siyang naging pangunahing recruiter namin. Pinakamalaking recruiter sa NPA. Kasi nga, hinuhuli, kinukulong. Lalo kung lantad ka na aktivista, wala ka pagpipilian kung di tumakbo sa bundok. Dahil alam mo may NPA na pupuntahan ka.
Kaya nga sabi noon eh, basta may hukbo, ang tao ay kikilos. Nung panahon yun, kung inabot nyo na, lahat yung magsasabi sa yung walang ibang landas para tanggalin si Marcos sa kapangyarihan, kundi armadong pakibangan. So, nakita mo yung bilis ng pagulad namin, no? Ang NP nagsimula sa maliit na lugar sa Tarlac, ng Isabela, then naging sa buong Pilipinas na kami. Ganun kabilis yun. At halos hindi ka maniwala na inabot na yung libo-libo mula sa ilan. Mahigit 50 taon na ang lumipas, pero hindi pa rin nagbabago ang takbo ng kwento ng ating bansa. Nagtatago pa rin sa likod ng madudugo at marahas na kaguluhan ang mga makakaliwang grupo upang makamtan umano ang pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Ngunit sa kanilang pamamaraan, buhay ng mga inosente ang nagiging kabayaran. Dugo ng kanilang kapwa Pilipino ang umaagos sa lupang sinilangan dahil sa isang ideolohiyang karahasan ang sandata. Pero ang Plaza Miranda bombing ay isa lamang pagpapakita sa tanong ng ni Choi Enlai sa inihiling naming tulong na pinansyal at armas noon. Sabi niya, umiral na ba ang revolutionary situation sa Pilipinas? Dahil mapapahiwalay si Marcos at ang mamamayan, makikita ng nilang walang ibang kalutasan sa problema kundi armadong pakibaka para ibagsak si Marcos. Kasunod dito, ginawa namin yung panlakay sa Task Force Lawin sa Itzhaga Isabela. So, inasak namin yung dalawang helicopter doon, mga truck at maraming napinsala. At kasabay niyan, kung naipakita namin yung umiral na yung revolutionary situation, may kakayanan na talagang armado yung NP na sumagupa, ipagkakaloob na sa amin yung tulong na pinansyal at armaments. Kasunitin yung pagdaong ng MV Cargatan sa Isabela na kung saan eh, libu-libong mga sandata ang ibinaba namin importe nito. Naging saksi ang ilan sa isang masalimuot na bahagi ng kasaysayan sa ating bansa nang dumaong sa ating pantalan ang barko ng pamahalaang Mao Zedong noong 1972. Dala ang libu-libong armas na gagamitin ng makakaliwang grupo. Ito ang isa sa pinakamatinding krimen na kinasangkutan ng mga CPP, NPA, NDF nang sila ay mag-commit ng treason sa pagkikipagsabwatan sa mga banyaga upang isakatuparan ang kanilang marahas na adikain. Si Fidel Acawilin, ito yung nagsaayos ng MV Cargatan. Siya yung nabigyan ng tasking na bumili ng barko na ginamit namin. I was given the mission to lead the operation that will meet a boatload of firearms. Salubungin yung mga armas sa eastern shores ng Isabela facing the Pacific. And dalhin yung mga armas na yun sa mga grupo na nandoon sa Isabela side. Yung karagatan ay may mahalagang connection doon sa pagsasagawa doon sa Plaza Miranda bombing. Dahil at that time, we were only composed of several squads ng New People's Army or armed groups. Dadating itong libu-libong armas, kasi hindi lang isang shipment yung kundi it will be a series of shipments. Thousands of firearms, pero wala namang taong hahawak. So, anong klaseng revolution yan? Ang mahalaga sa digmaan ay hindi armas, kundi tao. So, parang mababaliktad namin yung teorya ni Mao Zedong na ito, mas mahalaga yung armas dahil libu-libo yung dadating na armas, kukunti yung tao. Meron kami slogan kasi nun, ang mamamayan, hindi ang mga bagay. In other words, it is not the equipment, it's not the arms that are really important.
what is important are men who would hold on to the firearms. Ang nangyari, hindi sapat ang mga taong mag-aakyat ng mga baril sa bundok. 500 lang. So actually, isang batalyon na nabuo ni Victor Corpus para magdala ng armas. O kulang pa. Kasi doble-doble na yung dala nila sa itaas. So, na-discovery ng AFP o na-discovery ng eroplano ng Philippine Air Force na merong isang vapor na doon, it was stranded, it was grounded. And nag-investiga sila doon and they found out na nagdala pala ito ng mga armas para sa New People's Army. And not only arms, but mga libro, mga propaganda din. And so it was a major event that parang triggered na saan ba galing itong armas na ito, sinong nag-fund nito. And it showed that the NPA at the time was parang preparing to go to war. Katotohanan niya nung pangyari yon, habang binababae ko, nung gabi binababae ko, diniklara naman ng martial law. Baga matindi, alam ni Marcos yun, nagkataon talagang nagdeklara na siya ng martial law. At kung hindi siya nagdeklara noon, talagang lalamunin namin siya ng buo. Dekada 70 hanggang 80 na magsimulang linisin ng CPP, NPA, NDF ang kanilang hanay ng mga hinihinalang espiya at traidor nitong miyembro. At sa salitang linisin, ang ibig sabihin ay walang awang pahirapan, paaminin at patayin. Isa sa mga ayaw pag-usapan at ikinahihiya ng mga CPP, NPA, NDF ay ang nangyaring sunod-sunod na purging o pagpatay nila sa mga sariling kasamahan at miyembro ng kilusan dahil sa paniniwalang sila ay nahaluan ng mga kalaban. Dahil doon, maraming inosenteng buhay ang nawala, bata, matanda, babae at lalaki. Samantalang ang mga nakatakas at nabuhay patuloy na natatakot at naghihintay kung kailan silang muling dadalawin ni kamatayan. Marami silang nahuli na leaders of the CPP NPA. So Jose Maria Siso nahuli, si yung leader of the NPA, si Commander Dante nahuli din. So the NPA was being put on the defensive. So yung ginawa nila was to decentralize. So from one central headquarters, bibigyan ng authority yung regional commanders. So parang na-weaken yung central authority and lumakas yung regional groups. And yung ginawa ng AFP at this time was to try to use tinatawag nilang deep penetration agents. So nagpadala sila ng mga pesante o nag-hire sila ng mga pesante to go inside and get information. So naging paranoid naman yung NPA. So they were looking at itong mga tao nila, sino bang nagli-leak ng information sa AFP, but alam nila kung saan tayo. So because of this, sinuspetsahan nila yung mga sarili nila. And this resulted in what's called the purge of the CPP-NPA. Ang mga kasamahan ko nagsasabi, mayroon daw krisis. Sabi ko, anong krisis? May isa akong kasama din na nagbulong sa akin na nag-ooperate daw ang kilusan sa tinatawag na zombie. Sabi ko, ano zombie? Yung zombie, yun yung mga traidor sa kilusan. Kailangan patayin. Yun ang nangyari sa dito sa may Northern Mindanao. May sa amin si Oriental at Agusan del Norte. But mga ilang buwan, mayroon na naman kaming narinig na ahos. Ano yun? Yun palang ahos, bawang in Tagalog, na kailangan mong yan ang gagamitin para doon sa pamatay ng sawa. Ibig sabihin, ahas traidor. Lahat ng pinagdududahan na agent o ahente, tawag doon DPA o Deep Penetration Agent, eh wala na, automatic ka na papatayin. Year 1984, ang dami sa amin ang mga kasamang namatay. So yung pamalit kay Sison, yung Champson, dito Champson, yan ang gumagawa ng palisiya na ganun ang gawain sa bawat level ng unit. District, seksyon, hanggang sa front, hanggang sa region, lahat ang mga tao pinag-imbestigahan kung
sino ang sinamahan mo sa loob, at bakit kapasok ka, at sino ang mga tao na nag-endorse sa loob. Pag wala kang linya sa loob, doon ka na. Pinaghinilaan ka na na DPE ka. Talagang katayan ka nila. Meron namang tinatawag sila na korte, kangaro. Pagpunta ka doon, parang ano na yun eh, parang tapos na yung desisyon. Formality na lang yung pagpunta mo doon. So, ang masaklap doon, yung isa kong kagrupo, ay matapos nilang patayin yung mga nasa district committee, nagre-report naman sila doon sa region. Pagdating sa region, ginagapo sila lahat. At doon nila nararanasan yung torture talaga. Pinagpapalo ka, pinagsasaksak, bihira lang ang baril. Sabi, huwag mag-aksaya ng bala. So, pinagsasaksak. Malaking epekto yan sa kanila. Dahil marami ang nag-revenge. Mga pamilya, mga kapatid, mga kamag-anak. Dahil na pinagbintangan yung isang kasama na sa kilosa na hindi naman totoo na isang DPA. Kaya malaking epekto dun sa hanay ng kilosan. At marami nang umiwas, marami ang bumaba. Hanggang sa dumating itong order ng kilosan, ang pumirma ng sulat si Sator Ocampo, pumirma na ihinto yung pagpatay kasi umabot na daw sa halos mauubos na ang mga kadre ng kilosan. So in Davao alone, tinataya na mayroong mga more or less 1,000 in Davao region ang pinagpapatay ng sarili mga kasamahan. Sa anumang parte ng ating kasaysayan ay magugunitang hindi nawawala ang mga kamay at kuko ng CPP, NPA, NDF na pilit na bumabaon sa iba't ibang hibla ng ating lipunan. Isa sa mga patunay nito ay ang pagpasok ng kanilang mapaglinlang na impluwensya sa mga komunidad ng mga lumad kung saan nakabuo ang mga ito ng lihim na gobyerno o shadow government na nagbunsod ng kanilang pamamalakad sa mga komunidad ng mga lumad. Sa unang panahon, peaceful ang tribong Higaonon dire sa Caraga, dire sa Agusan del Norte. Nahinumdum ko sa una lang 1973, gipatay ang akong apuhan kasi dato mga kalase senior, gipatay sa kapitalistang gitawag nga narco na Sipit Lumber Company. Pag kamatay sa akong apuhan, nagmagat ang tribo sa tibok dire sa Agusan del Norte. Tapos pagkahuman ni ana ma'am, gisakyan sa rebuilding MP. So nahitabo nga ni abot ang CPP NP NDF. So gi-organize ang tribong Higaonon sa NPA busa kami mismo madali nga na doktrinahan o dali ni adapt sa sistema nga gipasabot sa CPP NP tungod ni adtong panahon din pod ang mga security kung concession guard sa NALCO dunay mga pang-harassment sa tribo. So nag-armado halos kami tanan, 90% nag-armado ang tribong Higaonon dinhi sa Agusan del Norte, sa Misamis Oriental, na apil ang Bukidnon ug ang Agusan del Sur. Na dala ang tribo dahil sa alok ng CPP-NPA-NDF noon na tulungan ang tribo na makipaglaban sa NALCO. Yun pala, hindi yun ang totoong pakay target ng CPP-NPA-NDF. Kung hindi, ginagamit nila ang NALCO na maging kadahilanan para ang tribo sumali sa kilosang CPP-NPA-NDF. Nahimong dili na maayo ay gubot na o nahitabo nga diha na nagpinatyanay na. Nagunay na ang mga igsoon, parente, wa na igsoon, wa na iginikanan, wa na uban pa. Nagunay na sa pinatyanay tungod sa gidoktrina sa kalihukang CPP-NP. Kada kag pagkatuman to kang sugo dan, gawangon ka dot kang lista dan, o siruti ka o pabayra ka tiyan na alikansi. Kena ka bumajad, bahadang ka. Palagi kang natatakot.
Takot ka baka mag-enkwentruhan. Takot ka baka matsambahan na andyan kayo. Andyan yung mga kalaban. Andyan yung gobyerno. Takot ka kung anong mangyari. Dahil hindi mo alam kung anong oras sila makikita, di ba? Oh, kaya kaming mga tribo, palagi nag-iingat. Tubig buha pa sa ni yangit o sa ni pasak. Ginoo, nakay mo ito isa ka na ito sa kandila sa agunog anyagang ka. Nanay ka kung panatandaway din eh. Naiipit ang mga lumad at lahat ng biktima ng digmaan sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF. Maging sa hanay ng gobyerno at CPP-NPA-NDF, lahat sila ay biktima ng digmaan. Digmaan na nag-uugat sa kasakiman, sa kapangyarihan at makasariling agenda ng iilan. Lumad, sundalo o NPA, lahat yan, dugo ng Pilipino na nasasayang at umaagos sa lupang sinilangan, dulot ng isang ideolohiyang naniniwala sa karahasan, ang sagot upang makamtan ang mga pagbabago sa lipunan. Dusi anos pa ko nakamata na kog NPA. Kaya ang among baryo dito sa Bukid. Tapos ang kuan mga NPA na sa Mua. Tapos ang eskwelahan sa Mua, trips nga eskwelahan. Pag kuan ko nag-eskwela ko og trips gikan sa grade 1 hantod sa grade 7. Diha ko nakatapos sa Alcadib. Pagkatapos ko ng Alcadib, gipamaestra ko nila. Pagkuhan ko ng maestra, nag-uli ko sa Amoa. Nag-adto ko dito sa Amoa. Tapos ang mga MP na sa Amoa. Gipasulod ko nila, gikuhan ko nila, gi-invite ko nila, nag-ana sila ang ilang mga propaganda nga, nag-anon sila nga. Diri kitag bukid kay ang gobyerno grabe na pagpataas. Puhon kita ang mudaog. Ang mga pamalitunon mo barato na. Unang-una, ako sa kalumad, ang panginabuhian sa akong pamilya, diri sa Esperanza, ang magsasaka talaga. Yung isolated na area ng NPA, maong nahimong nadoktrinahan ng akong unang-una, akong amahan, hangtod nga usamang ko kapinangga sa akong amahan, kuyog-kuyog ko sa iya, bisag-asa mo lagaw, hangtod na integrate na ako ang walhong grupo, pagka-integrate sa walhong grupo sa ako ni adtong 2010. Usa sa propaganda nga gigamit nila dito yung kawalan ng hustisya at saka yung sa programa ng Dar Lambigit sa yuta kadto ang gigamit nila. Naigo nila ang akong isyu og ang akong kasing-kasing adtong panahon tungod kay wala igong yuta nga napundar akong pamilya. Kadto ang ilang propaganda nga gamit. So nahimong nahilo ang akong kasing-kasing o guna-una. Ang ilang pasalig nila sa kuha sa kuan NPA, tabangan daw ko nila o tabangan daw ko akong mga pamilya, akong mga igsoon pa iskwilahon, tapos hatagag yuta. So, ako ang mga igsoon nga nag-iskwila suportahan. Mautong ni kuan ko sa sampa ko sa Bagong Hukbong Bayan, BHB, NPA. Wala gin nila matupad dito mo ilang mga pangako nila sa ako, kabayan sa itong mga istorya nila. So, tama na da ito sa laway, wala sa ingon pa nga tinud-anay. So, siyempre, ako nangita gitong trabaho kay krisis, sungod sa ka-krisis ba? Yung issue for issue mang good ningkoan, ang NPA. Kung unsa ang mga issue ang katilingbanon sa lumad, sa kabatanunan nga sektor, sa mga gagmay negosyante sa usa ka lugar, dali mismo adapt ni ana og himuan namo og mga kundra or mga black propaganda na ipasibaw namo sa mga mass media, sa mga radyo, bisan asa sa mga newspaper, kining plantasyon sa Dole, mining diri sa Tambis, kana nga mga isyu og kadtong pagpenetrate sa gobyerno nga bungkagon ang Alcadib, katong pagpatay kang emerito sa marka,
direktor sa Alcadib, ukang Dato Bilyosinso. Kadto nga isyu mo ay grabe nga mitagos to sa internasyonal. Gipakailap to namo hangtod mo abot sa bisan asa nga kanasuran. Apat na ako nag-agi ng gera. Tapos kani-kanimoy akong mga samad sa gera, hapit ako mapatay sa kagutom, grabe ang kagutom kay dili kami makakuan og pagkaon kay grabe ang sundalo, aka nang among pagkaon atangan sa mga sundalo, dili makasubira sa bukid. Tapos ang akong kauban mamata, namatay, naigo diri, babae tong naigo. Tapos mao to nga nag-isip ko nga namatay ang akong kauban tungod lang sa mga politika. Nalinlagid kami sa mga politiki nila, mga ilad nila sa ama para makasulod mi dito. Dili ba wala man kumuhawa tungod kay ikapoy ko sa gera or naunsa ko na demoralize akong nauna sa nakuan ko sa gera. Na demoralize lang ang akong nauna ngadto sa katawhan. Tungod kay ang akong panglantaw is daan pa kong sawa pa kumusampa is patriot, makabayan talaga yung paniniwala ko para sa mga tao. Iyong sinapihan kong NPA, hindi naman akma yung trabaho namin, mga ground commander, dun sa mga plano o para sa katawhan. 50 taon na ang madungong digmaan. 50 taon na na nag-isa lang ang tugtog na sinasayaw ng ating bansa. Oras na para isara ang mga sugat na matagal nang naghilom. Hindi magagamot ang sugat ng panibagong sugat na dulot ng digmaan. Sa aking karanasan, nakita ko na hindi ito ang kalutasan. Meron nga tayong ideolohiya eh. Ideolohiyang Pilipino. Likas na ideolohiya na naniniwala tayo sa Diyos. At tayo ay makatao. May pagpapahalaga tayo sa buhay. May pangunahin natin, nakabase tayo sa pamilya. Ano? Ito'y wasak lahat sa komunista eh. Mula noong 1968, ano mo? O mula noong 1930, nung kinayo yung PPP, HMB, VA. Ilang taon yan, lumaban para sa kapakanan ng mga magsasaka at mga manggagawa. Pero there was no substantial change or improvements in the lives and the quality of lives of the workers and the peasants. Kung na tayong patangay din sa sinasabi ng mga komunista, 50 taon na ito, my God, perpetual war na ito. At kung ito ang talagang kasagutan noon pa, ang sabi nga ni Marx, kung pinakikinggan pala si Marx, ang sabi, ito'y pakidigma ng mamayan na magtatagumpay lamang kung lalahukan at susuportahan ng mamayan. In 50 years na hindi ito nagtagumpay, ibig sabihin, ayaw ito ng mamayan. Itigil na natin. At ang kawawa ay susunod na lahing Pilipino.